Buzz. Ayan po, ngayon pong tanghali, ang ulam namin ay adobong palaka, palakang bukid po. Nang huli po si Kaya mo kagabi, kaya po yun po ang lulutuin ko ngayong maga. Bale po, mayigit na pong 10 PM yan, kaya oras na po ng lutuan. Ito po yung mga gagamitin ko. Una po, ito po yung palaka. Inugasan ko na po ito, at saka chinap ko na. Ilalagay ko na po din sa lagyan. Yan. Yan po yung palaka. Ito po ay masarap na klase ng pagkain o ulam. Ito po ay exotic food. Tapos po, pagkasama-samahin ko lang po ito. So, lalagay ko lang po itong yung luya, yung sibuyas, yung bawang. Yan, lalagay ko lang po dyan. Tapos nga po, ayun, dahil adobo, kailangan po lalagyan ko ng toyo. At saka po, lalagyan ko rin siya ng lime. Ito po, lime o dayap. Mamarinate ko lang po ng konti, tapos isasalan ko na. Saka po, mga sili. Yun po yung, ano, ito, sekreto. Sili. Saka lalagyan ko rin po siya ng paminta. At saka ng daon ng laurel. Ito po yung daon ng laurel. Para pong normal lang na adobo. Pero po masarap yung palaka. Kung sabihin nila, ito mas masarap pa sa manok. Ito to nga po, mas masarap pa po sa manok itong palaka. Eh, huwag po kayo matakot kumain ng palaka. Dahil po itong palakang bukid, eh, ito po ay exotic food dito sa amin sa Nueva Ecija. Saka sa ibang lugar din po, baka po iba kumakain din ng palaka. Yan po, lalagyan ko din po siya ng konti suka. Konti lang naman po. Konti suka lang po lalagyan ko sa kanya. Tapos po nito, imimix ko lang siya. Haluin ko lang. Tapos yun, sasalan ko na po siya. Yan, makita niyo po. Yan po yung exotic po dito sa amin. Napakasarap po nito. Mas masarap po dito yung nagmamantika. Yung po bang ano siya, yung halos natuyo na yung sabaw niya para po malasang malasa. Yan po yung adobong palaka ng Nueva Ecija. Palakang bukid po. Ayan po, naisalang ko na yung ano, adobong palaka. Eh, hindi naman po magtatagal yan, yan po yung maluluto na. Siguro po, wala pang kalating oras, luto na yan. Sige po, at takpan ko muna. Yan ko lang po siyang kumulo dyan. Tapos so, mga after mga 15 minutes, pwede ko na po siyang haluin. Sige po, at magsasayang po muna ako. Yan po, kumukulo na. Haluin ko na po ngayon yung aking niluluto. Ayan, mabusok ako. Napakasarap po nito. Amoy pa lang po, ulam na. Kung nandito lang kayo, ito po ay amoy lang, ulam na. Eh, maghahalo-halo na po dyan yung nilagay ko na sili, luya, paminta, yun, saka itong laurel, bawang, sibuyas. Pagka po yan, eh, malapit nang matuyo yung sabaw niya, ilalagay ko na po itong itlog tayong atay kasi po baka po kasi maduro kapag inilagay ko agad. Sa huli ko na po ilalagyan kasi po madali naman po maluto yan. Yan po, napakabango. Yan. Yan po yung palakang bukid. Exotic na pagkain po yan dito sa amin sa Nueva Ecija. Ayan, nakatay yung sili. Limang sili po inilagay ko dyan. Para po mas kumapit yung anghang, mas masarap. Ayan po, konti lang yung sabaw niya, halos magmamantika na siya. Ilalagay ko na po ngayon yung mga itlog tsaka yung atay kasi po malambot na siya. Ilalagay ko na po ngayon yung itlog tsaka yung atay. Kasi po kung isasabay ko siya dyan, maaari pong maghiwa-hiwala yan, madudurog po. Ayan po ngayon, tatapang ko lang po ulit siya dyan. Ayan po, lalagyan ko lang po ng konting ano. Kasi po electric to. Yan, lagyan ko lang po ng lakasan ko lang ng konti yung kalan. Maya-maya po, mga 5 minutes po, luto na po yan. Pwede na po kami kumain ni Kaimon. Tapos po, ito po yung kanin ko niluluto. Ayan, niluto na rin. Isa na po itong masarap na tanghalian. Sa mga kumakain po ng palaka, ayos po yan. Pero pag siya hindi po kumakain, subukan nyo pong kumain at ito po ay masarap. Yan, kumukulo po. Maya-maya lang po, luto na yung atay niyan at yung mga itlog. Haluin ko po muna para maluto yung itlog. Yan.
Ayan, yung ipil po kasi, tsaka yung atay, yan po yung magbibigay din ng lasa dito sa adobong palaka. Ayan. Kung naamoy nyo lang, napakabango po ng adobong palaka. Yan po, nagmamantika na siya. Maya-maya pa po eh, luto na to. Eh, masarap po. Manghang. Yahoo! Yung sile, yan yung itlog, yan yung luya, kumukulo po. Adobong palaka ng Mebesiya. Tapang kulay. Ayan po. Halos luto na siya. Kaya po yan, umuusok pa. Nakakatakam po talaga itong ano, niluluto ko ngayon na adobong palaka. Palakang bukid. Nakakatakam po. Ayan. Ito po ay napakasarap na ulam. Bango, mas masarap po ito sa manok. Yan. Kasi gugulan po ako ng kalamansi. Tsaka, yun. Patis. Isa po sa usapan namin ni Kaimon. Sigurado si Kaimon ito gagana kumain. Tapos meron pa kami saging dito. Yung saging namin na, yan. Nahinog na siya. Yung saging po na itindulan. Masarap po yung saging na to. Mas masarap po ito sa lakatan. Yan po yung saging na tindulan. Ayan po. Tayo na pong kumain. Meron po kami dito yung saging na tindulan. Meron po kami mangga. Kasi syempre po, ito po yung ulam namin na adobong palaka. Tapos po, meron po kami sa usawan dito na kalamansi, sili, tsaka patis. Kaimon, kain tayo. Kain po. Kain po tayo. Eh kami po ay magkakamay. Magkakamay na lang po ako para po mas masarap pong kumain ng nakakamay. Po. Ito pong ulam namin ngayon tagulan lang po ito nakakain kasi nga po tagulan lang po yung lumalabas yung mga palaka. Kaya po ito ay napakasarap na pagkain. Po yung lasa niya parang ano. Basta, iba yung lasa niya, hindi may paliwanag. Masarap po. Tapos po, wala pang kolesterol. Kaya nga po, ito yung gustong kainin. Ngayong araw po, nagluto na po ako nito. Ang ginawa ko na pong luto, ay sinampalukan. Tapos po, itong palaka na to, pwede rin po itong gawing nilalagay po sa lugaw. Kasi nga po, lasang manok, kaya po, parang rin. Lugaw manok, pero lugaw palaka. Kain po tayo, nakadawang palaka. May mangga pa kami. May saging. Hinawa ko na yung rice cooker kasi mabibitin. Masarap po kasi ngayon yung ulam. Masarap din po yung sinapalukan pero masarap po yung adobo kasi po malasa. Masarap po ito baga mas mainit yung kanin.
Marami doon eh. Kaya hindi nagulog yan, yun nakarap. Masarap pa po ito sa steak. Sarap. Masarap pong cholesterol. Diba? Para po kami kumain sa ano. Sinasan, ano rice. Ano rice pero ano palaka. Sarap. Ang sarap. Po, pawisan po kami ni Raymond. Tumutulog po tayo sa namin sa sarap. Ito kasi pati buto-buto ito pwede nang kainin. Kasi nga po yung buto maliit lang. Tapos pagka naluto pa malambot. Kaya po matarap. Kaya po iba na yung mga buto maliit. Yung tutuloy ang wala pong nakakain. Kaya niyo po. Parang buki. Tapos kami kumain ng kanin. Kaya ito naman po, saging at saka ano yung kakain namin. Saging at saka mangga. Manggang hinog. Napakasarap. Ito po yung buhay namin din sa school. Masarap pag ako masarap ang kumbasa pag kumakain. Pero sa trabaho naman po, eh siyempre, minsan, yung mahirap, minsan, yung madali. Yun po. Yun po ang buhay namin dito ni Carmen sa school. Masarap. Nabusog na po. Bali yun, yung palaka po na yan, hinuli namin kaya mo sa bukid kagabi. Tapos, yun, itong saging, mga saging, inanay lang po din sa school. Tapos yung mangga doon, na napulot na namin sa harapan, nalaglag. Yun, bali yun, matipid po kami. Ang bibili lang po namin kaya mo, yung mga sangkap. Tapos yung bigas, galing sa bahay. Yun lang. Napasarap po. Sige po at mamaya-maya ay kami ni Kaimon. Eh may maraming gagawin pa po. Kaya po agad dito po muna yung aming vlog ngayong araw na to. Ay nako. Napasobra po yata ng pagkain. Masarap po kasi ulam. Nabusog. Busog na yun po si Kaimon. Nabusog na busog. Nag-iimas po natin yan. Yun po tapos yung kain po. Isang puno na to. Yan na po yung natira. Muting na po namin na ubus si Kaimon yung isang rice cooker na kanin. Kasi yung kakain pa kami muna yung maya-maya. Sige po, hanggang dito po muna i-vlog namin ngayong araw na to. Maraming salamat po. Sana po eh nagustuhan niyo yung aking
pagluluto ng adobong palaka at saka pagkain namin ni Kaimon. Sige po, maraming salamat po. Ingat po tayo lahat.